Ito pala, komentohan natin to yung kay Baste. Panguudyok ng Amerika sa Pilipinas, nagyerahin ang China. Propaganda lang ayon kay Davao City Mayor Baste Duterte. Mga Amerikano ginagawa umano kasing negosyo ang digmaan, kaya't siguradong maiipit at matatalo lang ang Pilipinas sa labang ito. Si Cathy Villanueva magbabalita. Tandaan nyo, ibang-iba ho si Ferdinand Marcos Sr. Si Ferdinand Marcos Sr., aminin na natin, talaga namang matalino yung mama. Lawyer. Matalino si Ferdinand Marcos Sr. Eh. Talaga namang, makikita mo naman sa aura niya, eh, di ba? Yung pag nag-speech. Iba, iba talaga si Marcos Sr. Ibang-iba ho. Kaya kontrolado. Kailan lang ho ba pumasok si Imelda? Nung may sakit na ho si... Actually, sinabi ho yan ni Senator Amy. Nung may sakit naman na si... yung apple lakay nila noon. Doon na lang talaga na control si Ferdinand Marcos Sr. Pero noong una, strong talaga si Ferdinand Marcos Sr. Eh, ibang-iba ho ngayon tong anak. Si Pangulong Duterte na nagsabi, medyo mahinhang nila lang talaga. Weak. Yun ang sinabi. Kaya kitang-kita mo, sinong malakas ang personality ngayon? Ito si Tamba. Diba? Ito talaga yung may command eh. Saan nagsimula yung SMNI? Sa kanya. Dahil diyan nagbunga-bunga si Kibuloy. O, di ba? Bago naman sumunod to Senado eh. O, sa Senado nga, si Untiveros lang. Mag-isa. Di ba? O, isipin nyo yun ha. O, eh tapos, ngayon kung ano na namang iimbestigahan. Di ba? Kamara uli. Ganun eh. Kitang-kita eh. Ang kanang mga inuna na gira, basta gira gani, involved yun na dakong kwarta mga dagkong negosante. Wa tay kuan ana, wa tay binipiso ana, ila ka ng dula mo ng gusto sila ana, kay kwarta na. Ito ang binigyang diin Mayor Sebastian Baste Duterte sa kanyang talumpati sa akbang ng maisog rally na ginanap sa Tagum City nitong linggo ng gabi. Ayon sa alkalde, mga negosyanteng Amerikano lang ang may benepisyo sa digmaan kaya hindi na nakapagtatakapang sila itong di na makapaghintay pa na girahin ng Pilipinas ang China. The biggest ganang seller of armaments, weapons, Amerikano, negosyo na ilaka. Propaganda na, muna pakita-kitaan mo unsay mga ipublish na nila sa social media. Para tanaw ninyo nga, may kabaw mo sa tinuod lang. Og wala ng China diha. Dili lang man kita ang nagaklaim ana. Naa pa ang Malaysia, naa pa ang Indonesia, naa pa ang Brunei, naa pa ang Vietnam. Hindi naman daw imposibleng sumiklab ang giyera dahil na rin sa patuloy na girian ng Chinese Coast Guard at Philippine Coast Guard. Ang karon, ayaw ingna kung muatras ang China, pasagdan lang po tanila nga kita'y mutong-tong diha. Di, mangyod. Ikibaw mo, naratiba lang na away na between the Americans and the Chinese. Karon, ginabit-bit, ginakuan ta karon, ginadamay ta. Ang nakapait diha, pagyod, o magkandalit sigyod tanan, unya, pogson ta mo at togera by conscription, meaning, compulsory ang imong enlistment na mahimo kay sundalo, patay tang tanan. Una, para sa ilang kagustuhan ra na. Pagbantay mo ana, kani mga posibilidad o kana mo abot yun sa tuang kana ilang ginabuhat nga kalaki karon. Wala eh. Kasabay nito, hinimok ni Congressman Pantaleon Alvarez ng Davao del Norte ang Armed Forces of the Philippines na pag-isipan ang suportang ibinigay. Ayun ang sinabi ni Baste. Napakalinaw nung sinabi niya. Napakaganda yung sinasabi niya na talaga namang itong mga Amerikano, negosyo. Alam naman natin yan eh, di ba? Sa gera, ang laki ho ng negosyo. Mantakin mo, bala pa lang. Alam niyo ba kung gaano kamahal ang isang bala? Isang bala. O isang putok lang. Sana kung si FPJ ka na isang bala ka lang. Ganun eh. Sana kung ganun ang gera, isang bala ka lang. Tapos na ang gera. Di ba? Eh, kaya lang hindi ganun eh. Siyempre, mga ngailangan tayo pagka nagkagera, kailangan natin ng weapon, eh tayo pa naman ang pinaka walang-walang weapon, o saan tayo? Mangungutang tayo, o si magkakautang tayo ngayon.
Oh, tapos eh sa kanino tayo bibili? Syempre, doon sa kaibigan natin, sa brother. Alam naman bumili tayo sa China ng baril. Yun yung kalaban natin. Syempre, saan tayo bibili? Sa Amerika. So kikita yung mga negosyante na yun. Tapos sa sinasabi nga nito ni Baste, ang bantayan pa natin pag tayo ay pina-enlist. Alam nyo ba that the government can require us? Pag sinabi ng gobyerno, kailangan ng lahat ng mga lalaki ay makipaglaban. Naku po, patay tayo dyan. Hindi pala ako lalaki. Babae pala ako. Meron lang ako na nagtago lang ako sa ano ng mga kalalakihan. Pwede kaya yun? Pagka sinabi ba lalaki, lalaki sa pisikal? O paano yung mga emosyonal? Eh, paano yung puso ko? Yung... Sabi nga ng mga ano, yung DNA ko. I was born not as a guy, but a gay. Tama ba yun? Kasi ganun daw eh, may mga pinanganak daw na ang DNA, bakla, ganun. Oh, ulitin ko, hindi po panlalait yung bakla ah. Yun lang po ang Tagalog ng gay. Oh. Kasi may mga ganun eh. Paano kaya yun? Required din kaya yun? Radel Bunagan, sa Amerika ba required ang mga bakla na magsundalo? Paano si Ninyong Bungal? Buhay pa ba yun? Nasaan na ba siya? Hindi ko na kasi nakikita yun eh. Ah, kasama? Naku po, patay tayo dyan. Okay, kaya nga alam mo, nagpa-practice na tayo ngayon. Nang pumutok. Para pagka nag... Hindi, alam mo, minsan... Eh, alam mo ba yung nasa isip mo minsan, di ba? Sige na nga, gusto nyo ng gulo. Sige, mag-gera na kayo. Bahala kayo sa buhay nyo. Parang ganun eh, yung nasa isip mo eh, di ba? Ah, basta ako, pagka nagka-gera, dediretso talaga ako ng Davao. Punta ako dun sa Prayer Mountain. Ang ganda nung tulugan nila dun, nalaki-laki. Di ba? Hindi, pupunta talaga ako dun. Tatakbo ko, sasabihin ko, eh, seminay, ampunin nyo na kami eh. Kaya yeah, parang ganun na lang. Minsan napapaisip ka na ganun eh. Kaya lang, hindi ho ganun kadali yun. Pag sinabi ng gobyerno, oy, nagkakagera na, kailangan ng mga edad na ganito, sumabak. Sana umabot ako ng 50, no? Tapos sabihin ng gobyerno, 18 hanggang 50. Sa bagay, ilang taon na lang naman. 1976? Ano na ba ngayon? Bukay 2024. Sa August? 20, ako po, 48 na pala ako. Di ba? Mr. President, pabuti nyo ng mga 3 taon pa. Para 51 na ako, safety. Para 51 na ako, alam ko hindi ako mukhang 48. Wag yun ang ulit-ulitin. Alam mo namang mukha akong ano eh, 31, mga ganun. I understand. Yan talaga. Alam mo, isang payo ko lang sa inyo, huwag kayong mag-jowa. Pag wala kayong jowa, ganito itsura nyo. Ay, mag-jowa na sila, 5 pa. Totoo ba yan? 18 to 65 ang requirement pag nag-enlist ng sundalo? Paano matanda na, nagsusundalo pa? Di naman, I think 18 to 50 lang. Di na kaya nung matatanda. Eh, sumayaw nga ng 1 minuto, hinihingal na ako eh. Wag ganun ha. While watching Queen of Tears. Anong Queen of Tears? Oy, by the way, sa 4,000 na nanonood, pwede ba? Ako, nakikiusap ako sa inyo. Galit eh, no? Nakikiusap pero galit. Ako, nakikiusap ako sa inyo, parang awa nyo na. Panoorin nyo yung nilabas kong vlog. Hindi, maganda kasi yun. Ano yun eh? Very special. Yung vlog na yun. Pinaghirapan talaga natin yun.
walang editing na patawa doon. Talagang special yung vlog ko na yun, ha? Yung ano ba ang title ko noon? Papakilala ko na ang mahal ko sa buhay. Tama ba? O ha, panoorin niyo yun, ha? Pag hindi niyo pinanood yun, galit-galit na tayo. Ah, ito pa, panoorin natin 'to, ha. Ay, nako, asan na? Wala na pala. Okay na 'yan. Nagbabalita mula sa ito, ito. Nakita niyo 'to? Kaya ako careful ako sa mga nag-share. Ang daming ganyan sa akin. Yung nag-share nila ng ano, ng mga videos, hindi ko pinapatulan. Oh, sasabihin nila nag-walk out si BP Sara Duterte. Inisnab ni Marcos si Duterte. Yung mga ganyan, hindi ko pinapatulan yan. Pang tabloid. Hindi, totoo, aminin na natin, ha. May mga vlogger na papagpatul sa ganyan, eh. May mga vlogger na sinensationalize para lang, ano, para lang talaga kumita, magkaroon ng content. Pero pera, ika nga. Di ba? Ang dami nagpakalat yan. Sa YouTube, sa TikTok, sabi, nag-walk out si BP Sara Duterte. Hindi ho siya nag-walk out. Protocol ho yun. Na kailangan na siyang kagad umalis kasi sasalubong siya, maghahatid siya doon paakyat ng eroplano. Eh baka sabihin niyo, bakit si, ano, si Lenny Robredo hindi ginagawa? Eh, hindi naman ho nakikinig si, si Lenny Robredo. Hindi naman ho yan nakikisama pagka umaalis si PRRD. At lalo hindi naman maghahatid yan. Uy, yung mga lubot niyo. Yung mga lubot nyo. Ganyan kasi pag si Banat Bay. Stoy, umalis kayo dyan. Umalis kayo dyan. Madedemonetize to, Mayas. Start na. Intro ka na, mag-intro ka na. Mag-intro na. Mag-intro na, mag-intro na. Tumabi kayo dyan. Yung pet nyo. Itong mga ito, madedemonetize pa ako. Hirap na hirap ako mag-live ng lagpas 8 minutes eh. Di ba? Si Mike Abing nga hanggang 8 minutes lang. Hirap na hirap tayo magpalagpas ng 8 minutes. Anyway, ayun na nga, di ba? Kaya wag ho kayong papatol sa mga ganyan, ha? Kasi protocol ho yun, umalis kagad ang Vice President eh. Nakita ko tong ano na to, itong video na to eh. Yung Quezo nag-walk out daw. Ceremony ng PNP Academy kanina, nagbeso pa ang dalawa. Papunta siya sa Amerika. Itinanggi na yan ang palasyo. Protocol daw na umalis agad si VP Sara para mag-abang sa tarmac bago sumampa sa eroplano ang Pangulo. Oh. Wala pang bagong pahayag. Di ba boss? Di ba boss Dada? Ang daming nagagaganyan. Nagsabi, nag-walk out si VP Sara Duterte. Di ba siya nag-walk out? May protocol ho yan. Tandaan nyo, ha. Ito ha. Para ho sa kaalaman nyo. Kasi alam ko po yan eh. Nung panahon ni Mocha, even if nakakalapit si Mocha kay Pangulong Duterte, diretso, nakaka-ano siya ng diretso, merong protocol. Okay? Yun yung, sa opisina, Office of the President, meron niyang protocol na parang departamento. Sila yung nag-ano ng ano yung dapat. Sino yung katabi, kung sino yung pagpaalis, sino yung sasalubong, may protocol, ika nga. Ha? Even if close ka, even if kamag-anak ka, even if ano, may protocol yan. O, ang ilalagay lang dito, eh, yung mga ganito. Eh, ganun kay dito kay Marcos. Ang protocol, kailangan nang pumunta kagad na mabilisan ni BP Sara Duterte doon sa paghahatiran. Di ba napapansin nyo, nandyan siya. Oh, tapos pag andyan siya, bigla siya mapupunta doon sa paakyat ng eroplano. Hindi yun napapansin, di ba? Yun ang importante. Sa Menda, marami salamat po. Ah. Si Jay Guevara, laging ganyan ang title. Hindi. Baka kiniklickbait lang kayo. Katulad ko. De, joke lang po. Ah. Totoo naman to sinasabi ko. Eh. Ah. Totoo to sinasabi ko, nagsabunutan. Bakit ko nagsabunutan? At saka doon sa isang title ko, is nagsabong. Kasi nagsabunutan, di ba ang mga babae, pagka nagtataray yan, yung gano'n yung hair, di ba? O pag nagsabunutan,
Kasi yan ang ano nila, way of labanan nila, yung buhok. So, eh parang gumanon si Madam Lisa. May sagot din si VP Sara Duterte. Ang sagot niya, no. No comment. Pa! Ganun, 'di ba? Pa! No comment. Oh. 'Di ba? Kaya sabunutan, 'di ba? Oh, 'yun. Yan oh. Clickbait po tawag doon. Nako po. Ay si Jay Guevara, nag-clickbait. Ako may clickbait ako sa iyo, Jay Guevara, pero bukas ko na lang sasabihin. May surpresa ako diyan kay Jay Guevara, pero 'wag na natin sabihin dito, baka sabihin na naman bayaran to si Jay Guevara di Banat Bay. Yung surprise ko. Surprise! Nami ng First Lady. Nagbabalita mula sa Frontline. Maricel Halili, News 5. Oh, ayan, ayan ha. Ah. Ito pa, ito pa. Oh, ayan na yung basa-basa tayo ng mga ano. Ng, kasi meron pa tayo ba pang topic? Marami pa tayong topic ngayon. Habang kasi kanina, napaaga kami dito eh. Napaaga kami dito dahil dalawa show namin eh. So, meron akong bibigay sa'yo, Jay Guevara TV. Alam mo ko ano, natanggap ko kanina. Warrant. Nagot ka, Jay Guevara, may warrant ka na. Sabi sa akin, asan ba yan si Jay Guevara? Ito, warrant to. Sabi sa akin, sabi ko, grabe naman. May warrant talaga. O yan, girl fight ang tawag dyan, yung sabunutan ng buhok, di ba? Ganun yan. O. Anyway,